Sandaling ito mga kapuso, makakapanayan po natin si Ms. Thelma Barrera, ang RN Program Director ng Mental Health and Psychosocial Support ng Department of Health. Kaugnay po ito ng mga kababayan nating peacekeeper na lumapag dito sa ating bansa mula po sa bansang Liberia. Madam, magandang hapon. Unang-una po siyempre, kakamustahin po namin ang lagay nitong ating mga kamag-anak po, nitong mga peacekeeper na umuwi po dito sa Pilipinas. Sa tingin ko naman okay sila, yung mga reactions naman nila ay talagang ini-expect natin yon, no? Pero on top of yung mga sinishare nilang reactions, bukod dun sa pangamba, masaya naman sila kasi nakauwi ng ligtas yung kanilang mga kaanak, no? Galing ng Liberia. Ano po ba yung mga problema ang karaniwang nararanasan po ng mga kaanak, ng mga kababayan natin nasa labas ng bansa tapos ganyan, nasa gitna po ng banta pa ng Ebola, ma'am? Siyempre, parang hindi naman ko-consider siya na problema para sa akin. Parang mga, these are mga issues, mga concern na natural na sila ay mangamba, matakot. Pero sila kasi ay nabigyan ng, siguro tingin ko ay tamang suporta, no? Mula na sa mga ahensya ng gobyerno. Kung saan konektado ang kanilang pamilya. So ang assurance ay nabigay sa kanila, may constant communication. Sila naman ay nabigyan ng impormasyon ano yung gagawin sa kanilang mga kaanak na uuwi, at tanggap naman nila yon, open sa kanila, akseptado nila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay iko-quarantine muli, although nag-quarantine na doon, negative naman sila doon. So para sa kanila, tanggap nila yon ay para sa kanilang kaligtasan. Tsaka sila naman ay talaga namang mga bayani. Ngayon, dobleng bayani dahil katulong sila na ma-protect natin na hindi makapasok ang sakit na yan dito sa ating bansa. No? Okay. So ma'am, from this point, ano pa hong proseso o pagklaseng counseling ang gagawin nyo ng Department of Health doon po sa kanila? Okay. So ngayon, hindi siya na matatawag na counseling. Yung pinoprovide ng psychosocial program ng Department of Health ay para lang ang tinatawag nating psychological first aid, supportive communication. Tinutulungan lang natin sila or fina-facilitate na ma-express nila yung kanilang mga nararamdaman. Kung meron sila mga issues and concerns na dapat nating maparating sa mga kinauukulan. So parang ganun lang siya. So sa lahat po na itong mga kamag-anak ng mga peacekeepers na umuwi po dito sa ating Pilipinas, wala po kayong na-encounter na problema so far, ma'am? Wala naman. Wala pa yan. As of now, hindi natin nang makikita, eh, no? Bukod po doon sa paghahanda sa Ebola, naka-experience na rin po ba kayo ng ganitong sitwasyon dati? Dahil meron po kaming mga impormasyon na kayo rin po ang humawak doon sa mga nag-assist po, particular doon sa pumutok naman yung issue ng SARS, ng MERCOV. Hindi kasi ganun ka, ano yon. So parang wala naman siyang ganitong sort of na ganito, no? Opo. Walang, hindi ganitong ka full-blown. Okay. Ito kasi much publicized, tsaka worldwide naman yung pangyayari. Pero hindi siya ganito ka, ano, if ever individualized yun. Yes, ma'am. So itong proseso po na pagdaraanan ng ating mga kababayan sa ilalim po ng Department of Health, hindi lang po ito matatapos para sa araw na ito. Tama po ba? Hindi po. Okay. Isa sa mga plano ay mag-set up tayo ng mga psychosocial hotline. Okay. Pwede po sa mga region, pwedeng mahahandle sila ng mga team natin sa region dahil meron naman po mga psychosocial team sa iba't ibang regions ng ating bansa. Hindi lamang po yon sa Department of Health. Ngayon, ang nandito kasi ay composite team, no? Ibig sabihin, hindi lang mga taga-DOH ang nandito. Na-mobilize po namin yung mga iba't ibang teams ng Armed Forces, Nurse Corps, Army, Navy, and Air Force, BJMP, and Philippine National Police. Okay. So yun po yung mga teams na nandito ngayon na handang magbigay ng suporta sa ating mga kababayan. Ma'am Thelma, ito ay bilang panghuli na. Ano po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan kaugnay pa rin ng usapin ng Ebola, ma'am? Sa akin po, ginagawa ng ating pamahalaan ang lahat para maiwasan na makapasok ito sa ating bansa. Gusto ko lang pong i-reiterate na yung ating pong mga peacekeepers na dumating, ganun pa rin mga bayani sila dahil usually heroes welcome, di ba? Pero ngayon, ang double hero sila kasi magiging kaparte sila ng pag-prevent na ang ating bansa ay maging Ebola free.
So, kung meron man po na magkakaroon ng problema, handa po ang psychosocial team ng Department of Health and other psychosocial teams ng aming mga partner agencies na magbigay ng pangangalaga sa psychosocial o sa emotions ng ating mga kababayan. Para hindi na rin lumikha ng panic, Ma'am Telma. Ano na ho ang iyo? Sige ho, dagdagan po natin ating paliwanag sa publiko. Meron pong mga pinapamahagi ngayon na impormasyon no tungkol sa Ebola, nasa television po 'yan, nasa mga tarpaulin na meron po sa website ng Department of Health na namamahagi po kami ng mga flyers sa para meron lang na basic na kaalaman ng ating mga kababayan, hindi siya airborne, kailangan ng direct contact. Okay. Para ka ikaw ay mahawa, importante po ang hand washing, yung basic na pangangalaga sa ating katawan. No? So ibig sabihin, Ma'am Telma, kailangan edukasyon, ipaalam, ipatuto po natin ano ho, sa ating mga kababayan. Mga kapuso, ang RN Program Director, Mental Health and Psychosocial Support ng Department of Health, si Madam Telma Barrera, maraming salamat po sa orasyon. Magandang hapon po. Thank you. Mga kapuso, sa mga sandaling ito, makakaparayan po natin live ang isa po sa mga kaanak ng kababayan nating umuwi dito sa Pilipinas mula po sa bansang Liberia na matapos nga akong tamaan yung bansang yan na tinatawag na Ebola virus. Ma'am, nirespeto po namin, hindi natin pakikita ang inyong mukha. Oho, hindi na po namin tatanungin ang inyong pangalan. Kakamustahin po namin una-una ang inyong lagay tungkol okay. Po dito sa usaping ito. Sige. Okay lang po. Okay ako. Nagkausap na po ba kayo ni Sir tungkol matapos po silang pauwiin dito sa Pilipinas po? Kagabi. 2 times bago, nasa airport siya, tumawag siya bago sumakay ng airplano. Aha. Nag-usap kami, okay naman. Kamusta po ang naging usapan, madam? Okay. Masaya. Aha. Ito pong usapin na ito, ito pong sitwasyon na ito, paano niyo pinaunawa sa buong pamilya ho? Madali lang naman kasi, siyempre, yung mga anak ko, madali naman makakaintindi naman sila. Sinasabi naman, hindi lang naman ako yung nagsasabi pati sa anak ko, pati siya. Tumatawag siya doon sa mga bata na ganito, ganyan. Uuwi si daddy, pero hindi niyo makakasama sa December pa. Okay. Sabi niya, okay lang naman daddy, basta mag-iingat ka. Oh, matanong lang ho namin, ma'am, ilang taon ho ba nagsilbi bilang UN peacekeeper ang inyong asawa po? Abalin, 11 months pa lang, pero sa serbisyo siya, 16 years in service ng uh-huh. Philippine Air Force. Okay, oho. Uh-huh. May mensahe po ba kayo sa inyong asawa? Gayun din o, sampu ho ng kanyang mga kasamang umuwi dito sa Pilipinas ngayon. Sa asawa ko, mag-iingat siya. Sana bumalik na siya, ganun. Mm-hmm. Na malayo siya, hindi siya lag-ano dun sa virus na yun. Tsaka, nandito lang kami ng mga anak niya. Maghihintay kami hanggang sa 21 days. Sa pamamagitan po ng telepono, mame-maintain daw yung komunikasyon ninyo. Opo, hindi yun napuputol. Oho, okay. Sa paano ho ba? Nagbigay na ho ba ng hotline itong mga kinuukulan para ho magkausap kayo ng inyong asawa? Hindi pa po. Tatawag yun, natatawag sa cellphone ko. Opo. Na-monitor niyo ho ba, ma'am? Kasi kami ho, hindi namin ma-monitor yung aktwal na lokasyon kung nasa na po sila ngayon. Sila ho ba, bumiyahe na from Villamor to Naik po? Ang naano namin, pasakay na sila dun eh, papunta ng Naik. Opo. Opo. Papunta na sila. Bus yung nila. Okay, aho. Pumunta, pasakay pa lang sila, pero umuwi na kami, bumaba na kami. Ano pong pakiramdam ninyo, ma'am? Huli na ho itong masaya. Masaya ako kasi dumating siyang buhay. Oh. Diba? Kahit hindi namin siya nakakasama ng ganito na pagdating, at least sa 21 days na yun, makakasama at makakapiling namin siya balang sa 3 weeks na yun. Hindi po kayo nababahala sa kanyang kalagayan? No, hindi. Mm-hmm. Kasi malakas yung fighting spirit ko, wala siyang ganun. Ma'am, maraming salamat at okay. Pinagbigyan niyo po kami. Okay. Thank you. Po. Sige po. Thank you.